Hello mga idol, Silver Voice TV nga po pala. Magandang gabi po sa inyong lahat. Meron pong nag-send sa akin ang isa na namang walang kakwenta-kwentang content galing po kay Badong Kangkong. Okay? Kung saan pinapasinungalingan niya po na hindi daw po siya naging adviser ni Kangkungan, kaya daw po sila na nasa Kangkungan ngayon. Alright? Aminado si Badong Kangkong na nandito na sa Kangkungan, na sa banig ng Kangkungan na yung mga tao na talagang dati ay sabi niya makikipagpalitan daw siya ng mukha para ipagtanggol. Okay, pinanood ko po ng bahagya yung kanyang mga, of course alam niyo na, kabulsit ang sinasabi no sa kanyang YouTube channel. Sinasabi niya, paano kung magiging adviser niyan? Dalawang beses ko lang yan na nakita. Sino ba yung lagi niyang kasama? Di ba yung mga batibot? Kami lagi niyang kasama dati nung nasa amin pa, nung nasa MP pa. Uulitin ko sa iyo, sinong nagsabi sa kanila na kayo ang boss? Sino nagsabi sa akin na kayo lagi ang magkausap? Si Boy Bisa ang nagsasabi sa akin noon. Ha? Ikaw, kausap mo sila. Maski yung mga dating part nila na nag-alisa na ngayon, sila Sir Zion, sinasabi, itinuturo ikaw. At late last year, you are very open claiming that you are actually parang playing the role of an advisor para sa kanila. Alright, sabi mo pa, kanino nang galing yung sa kanila ang boss? Diba, ikaw yon, sila ang boss. Pangalawa, sino nagsabi na hindi, kahit umalis yan sa MP at sa etcetera, yan po ay okay lang dahil hahabulin sila ng mga promoter. Tatlong leon humahabol sa... Mga idol, may hirap sa inyo yung online legit casino, ang Pairing Game. Para mag-register, pindutin lamang ito. Ilagay ang phone number, ilagay ang OTP, and ilagay ang password, confirmation password. Pindutin lang siya at makakapasok na kayo sa game. Nag-upload sila dito ng iba't ibang games. Meron Dragon Tiger, Truth Machine, Kaparat, and... ang paborito natin Kusoy, Lucky 9 at iba pa. Marami ka dito pagpipilihan ang magagandang laro, lalo na itong Dragon Tiger. Dito sa Dragon Tiger, dalawa lang pagpipilihan mo, kaya madaling manalo dito. Para mag-cash in, pindutin lamang ito. Pipili ka lang ng gusto mong i-cash in. Hindi ka dito mag-cash in ng 100 hanggang 50,000 pesos. At para mag-cash out, click mo lang ito. Ilagay ang amount na gusto mong i-cash out. Pindutin ang bind GCash, ilagay ang GCash number, GCash name, ilagay ang phone number mo para makuha mo ang verification code. Pagkatapos, pwede mo na click ang sure. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-download ka na. Para i-download ang link, pindutin lamang ang link sa comment section na lagay ka sa baba. Kaya ano pang hinihintay mo, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Mag-download ka na! Okay, so bakit ngayong isang taon na nakita na ng tao, ang dami ng naliwanagan, kahit sa comment section mo, nagbabasa ako, alam na ng tao, gising na ang tao, they recognize your contribution dito sa Kangkong Nation. Ngayon, di ba, you are not man enough to admit to yourself na nagkamali ka ng advice. Di ba, sino bang pinakamalakas mag-claim na mga ka-ek-ekan last year? Di ba, ikaw naman? Diba? Tinitira mo si Sir Sean Gibbon. Sino unang tumira kay Sir Sean? Diba ikaw? Choke ka nga kay Sir Brendan eh. Diba? Hindi ka nga nakapagsalita. Nag-sorry ka nga. Nabash ka pa eh. Tapos ngayon, diba? After all of this, natanggalan siya ng... una, hindi siya nakalaban. Pangalawa, natanggalan siya ng belt. Okay? Sunod-sunod na, yung status niya naging inactive sa Boxrec, sa Ring Magazine, tinanggal siya. And then, wala siyang US visa. Okay, yung kaso, may kaso pa dito sa Pilipinas. And then, after all of that, na nahimik ka, and then ngayon, hugas kamay ka. Bakit? Kasi you're trying to save your ass. You're trying to save your ass because you know na ikaw ang major player. Ayaw mong mabash ka ng tao, pero ang katotohanan, hindi mo maitatago na ang tao ay alam nila na ikaw ang may kasalanan kung bakit sila nagkaganyan. Diba?
kung hindi mo pinainan, hindi mo plinantahan ng ideya na okay lang yan, kayo naman ang boss eh. O, diba? Kayo ang masusunod. Sino bang sabi ng sabi niyan last year? May mga Cancun Nation vloggers na ba noon? May mga ano ba yan, yung sup-sup buto, may SBD na ba noon, yung gole? Wala namang yan mga yan eh, mga putok sa buho na lang yan mga yan eh. Ikaw ang nagsasabi niyan noon. Oh. Ikaw and yung self-proclaim na si Punas. 'Di ba? Ngayon, nawala na siyang talagang chance pa na makabangon kung lalaban man siya. Ang purse niya is ranging from $3,000 to $5,000 na lang. Magkano yan compared sa last niyang nakukuha? Magkano yan compared sa kung ano dapat ang makukuha niya noong December 11 nung inaayos ng MP ng TGB ng PBC ang laban niya kay Nonito Dunayre na meron siyang expected salary or expected purse amounting $1 million na gross? Saan yan? Saan mo ilalagay yan? Diba? Sinong nagsabi niyan? Oh, hindi. Ikaw ang boss eh. Oh, hindi, dapat ikaw ang boss, 'di ba? Gagawa kayo ng kasaysayan, kayong dalawang magkapatid. Huwag mong niloloko ang tao, huwag kang hugas kamay ngayon. 'Di ba? Nasa kangkungan, natanggapin mo na ikaw ang dahilan na kasi lang ngayon ay nasa kangkungan. Ngayon, bakit hugas kamay ka? Hindi naman ako adviser, ha? Bakit yung mga ibang nagki-claim ng adviser hindi niyo tinitira? Bakit ako sinasabi kong hindi ako adviser, tinitira niyo ako? Hindi na importante dito kung anong sasabihin mo. Ang importante dito kung sino yung nakikita ng tao na talagang nagpapain, i-insist ng maling kaisipan dito sa dalawa. And ikaw ang major player dun. Hindi mo maitatago yun sa tao. Kahit paanong sabihin mo, basahin mo kaya comment section mo. Diba? Basahin mo comment section mo. Badong gatong, isang taon na, lahat ng sinabi mo, ni isa walang natupad. Walang nagkatotoo. Lahat, ngayon, walang-wala na siya. Diba? Dahil sa mga pinagsasasabi mo. Totoo po ba, totoo ba yun? Hindi. O, ngayon, naniniwala ka na. Sinong mga lihiti mo magsalita? Sino ang hiram lang ang katalinuhan sa boxing mula sa barberyahan na kagaya mo? Ngayon, you are recognizing na, hindi, nakita ko lang naman sila nung press ko ng Inoue versus Kangkong eh. Na ako pa, sa akin ka pa nakisuyo, umawit ka pa sa akin. Ako pa ang naging dahilan kung bakit ka nakapasok doon na hindi ka naman pwede. PSA lang yun. Diba? Oh. Tapos ngayon, hugas kamay ka. Dalawang beses lang kami nagkita. Dalawang beses kayo nagkita, pero ano ba? Virtual. Ginagawa pong bobo mga tao eh. Dalawang beses kayo nagkita ng physical. Pero lagi kayo nag-uusap virtually. Diba? Facebook, Messenger. Ginagawa pa, ano, kala mo sa mga audience mo, bob, gagaya mo, pambira ka. Diba? Anong gusto mo? Diba? Ano yun na naman, linisin ang pangalan mo, isisi sa iba, yung mga kapalpakan mo, isisi sa amin uli, yung kapalpakan mo na kayo ang gumawa. Kung siya na natili sa amin, and you guys, let us do our thing, baka undisputed champion na siya ngayon. Diba? Hindi kagaya ninyo ngayon, dahil naniwala siya sa inyo, naniwala siya sa iyo. Tumingin ka sa akin, Badong Kangkong. Naniwala siya sa iyo. 'Di ba? Naniwala si Boy Bisa sa iyo. Anong huling pag-uusap namin noon ni Boy Bisa? Isa sa huling pag-uusap namin. Anong sabi niya? Bro, sino ba ang boss, bro? Si Otol o si Sean? Sabi ko, bro, I have to be honest, bro. Ang boss natin si Sir Sean. Hindi pa kayo ang boss. Hindi pa kayo Senator Manny Pacquiao, hindi pa kayo Floyd Mayweather. 'Di ba kahit sabihin niyo na si Floyd and si Sir Manny sila ang boss ng kanilang mga sarili, merong tao na gumagalaw for them. Kay Floyd, Leonard Lerby, kay Sir Manny, Sir Sean Gibbons ang gumagalaw. Hindi sila yung on hand or talagang yung kumbaga sa personal sila yung gumagalaw for their promotions. Pangalan lang nila yun. Eh di ikaw kakapanood mo ng HBO 24/7 Showtime 360. Ay, napanood ko si Mayweather ang boss ng kanyang sarili. Diba, champ? Palibasa na bigyan ka ng LeBron na sapatos noon na ako pa nag-abot sa'yo. Diba? Lahat na halos ng talagang pangarap, panaginip ni Boy Bisa, sinakyan mo. Sa'yo nang gagaling ang approval na pinapaniwalaan niya. Kaya nung mag-usap kami, bro, mabuti pa si Boss Badong Kangkong, pinapaniwalaan niyang kami ang boss.
Okay, after 1 year na pag pinagpaniwala mo silang sila ang boss, tapos pumalpak na sila, and then ngayon, iniwan mo pala sila. Ito, take note, people ah, fans, boxing fans, mapapabor kayo sa amin, mapakontra kayo sa amin, mapakangkong nation kayo. Again, see kung anong ginagawa ng taong ito. Ngayon, naguhugas kamay siya na kung ano man daw ang naging resulta, bakit ganyan ang karir nila, wala daw siyang kasalanan. So, anong ibig mong sabihin? Iniiwanan mo sila sa ere? Na yung kapalpakan nila, sila lang ang dapat sisihin? Na ikaw, wala kang mali? Na hindi ka isa sa mga dahilan kung bakit sila nakaisip ng dahilan na, oo, tama yung ginagawa natin. Kasi may confirmation mo eh. Samantalang late last year, maka-assure sa kanila at sa publiko, nagko-content ka. Binira mo pa si Sir Sean ng MP. Ganito ganyan, ang MP. Nang-i-exploit ng fighters, ang MP, hindi tama ang ginagawa. Ganito dapat ang tama. Okay. Si Sean Gibbons, ganito dapat ang gawin. Sino ka para turuan ng isang Sean Gibbons? You see? Nung kayo may opportunity to do it your own, you messed up. Ano na sila ngayon? Saan na sila ngayon? Wala na sila. Kahit po lumaban siya, fair lang tayo, objective. He can still fight, but he will be ranging now between 3,000 to 5,000 US dollars na lang. Gross pa yon, hindi pa net yon. Why? Because coming out of inactivity, kasi inactive yung status niya ngayon, plus you are now out of rankings or world ratings, itong Ring Magazine, tinanggal ka pa. Diba? It's like you are starting from scratch. You are going back to the drawing board. Diba? And kami po, based on my experience, bilang akong tagalakad ng mga papeles ng mga bagong fighters na tinutulungan ni Sir Sean, kapag talaga umaakyat ka pa sa hagdanan ng rankings, ganun ang mga purse. Diba? At sa US pa yun, ha? Imagine, US rate pa yan, 3,000 to 5,000 US dollars. Minsan, pag maganda, big time promotions or medyo may pangalan kalaban mo, 8,000, 10,000 US dollars. What if you will be fighting outside of the US? Yun po yung technical po dun. Kapag po labas ng US, ano po sa tingin nyo? Mas malaki, mas maliit? Of course, mas maliit. And then, having a revoked US visa, na sabi ng immigration attorney namin sa Ronzio Law Associates, it is now, hindi na 10 years, now 11 years na daw. If you try to renew your revoked visa, hindi po ito kagaya ng ang visa mo ay expired lang. If you have a revoked visa, it means na may nangyari po between you as an employee and your employer. Tatanungin ka doon, bakit non-immigrant working visa ang meron ka? Bakit yan pinarevoke ng employer mo? Anong ginawa mo? Tatanungin ka, and then sasabihin mo, masasabi mo ba sa embassy, nag-awol po ako, hindi po na ako nagparamdam sa employer ko. Do you think good record yun? Diba? Do you think good record yun? Hindi. And do you think US immigration will still grant you another P1 visa if you have a record na nag-ano ka, missing in action ka, nag-AWOL ka sa previous employer mo sa US? Iiwanan ko po ang katanungan na yan sa inyo at kayo po ang bahalang humimay po niyan. Hindi po ba? At kahit na pan po anong sabihin ng mga hugas kamay ng mga Poncho Pilato na ito, hindi na po nila ngayon maluloko ang tao. Mas matalino na ang tao ngayon, Badong Kangkong. Yan ang pagkakaiba ng panahon natin ngayon. So yun lamang po, magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming po salamat, dumadami na po tayong naliliwanagan. Dumadami na po tayong pumapanig sa katotohanan. Maraming po salamat sa inyo lahat. Silver Voice TV, peace.